Isang magandang araw, mga ka-agri. Ngayong araw po ay talagang kailangan na nating mag-foster milk sa ating mga baby kambing. They are 4 days old na. Dahil hindi talaga feeling hindi mag-foster milk. Sa ano bang mga kadahilanan? Ano ba yung mga reason? Mga ka-agri kung bakit talaga kailangan na mag-foster milk. Napansin po natin sa day 4 po ngayon, araw, masusunod na nila lahat yung gatas ng kanilang nanay. So, ibig sabihin po, 4 days old pa lang po sila, masyadong malakas ng dumede. So, expected po natin, pag nagka-age po sila ng 1 week, mas malakas po silang dumede. At nakita ko pong mahina talaga yung gatas ng nanay nila. Nagkumpay tayo ng malunggay, yun po. Pero hindi man po agad-agad yun makakadala kagad ng bigla ang gatas sa kanya. Iniisip po natin kung kailangan na talaga nating mag-inject sa kanya ulit ng DCM. Yung nanay niya sa ngayon ay pinakawalan na natin. Pero ito po yung isa sa pinaka mabilis na paraan para po hindi mas stunted yung ating kambing. Mag-foster milk po talaga tayo. Yan po yung nang kadalianan. Dahil inaabutan ng mga baby kambing yung gatas. Yung pangalawang importance po ng foster milk is training. Kailangan po natin silang ma-training talaga, mga ka-agri. Kasi nga, hindi po natin pwedeng sabihing okay lang palagi kahit na marami yung gatas yung nanay ng kambing. Pwede po kasing mawala ng gatas yung nanay ng kambing pagdating po ng mga 1 month old yung mga anak niya. So sabi ko, habang maliit pa sila, i-training na. Kasi pag malaki na silang iti-training, mahirap na po silang padidiin ng gatas pag hindi sila sanay. So, for training purposes, pinapadidi natin sila ng foster milk. Yun po, pag sure tayong yung kambing natin na talagang malakas yung gatas, at alam natin very healthy po siya, hindi naman siguro ganun ka-needful yun. Pero pag alam po natin, yung nanay ay talagang kurang po talaga sa gatas, ay mag-umpisa na po tayo talaga. Eh ngayon po, hinira mo natin itong foster milk doon sa kabilang kaibigan natin, babayaran natin mamaya. Sinabi niya sa akin, mayroon siyang available doon. So, wag po nating hintayin. Pangatlong reason po, wag nating hintayin na mas stunted yung baby kambing bago tayo mag-foster milk. Kasi pag na-stunted na sila, mahirap nang may ibalik yung tamang kalusugan ng mga baby kambing. Nako, natatapon pa yung iba. Sorry, kasi po nagmamadali po tayo. Kasi nagugutom na yung kanina, nakadidi sila. Pero pinalabas ko muna yung ina para po makapag hagilap ng bagong mga pagkain sa labas ng mga fresh na fresh talaga. Kasi 4 days nang hindi nakalabas ng kulungan yung aking inang kambing. Needful rin po sa kanila yun para maka-exercise po yung nanay na kambing. So yun po, dahil first day nila, hindi po tayo magtitimpla nito na damihan natin masyado. Estimated lang pong nilagay natin gatas dito sa loob. Kasi po, dati na natin ito yung ginagawa. Effective naman po. Okay naman po siya. Estimated lang po according dyan sa mga directions. Konti lang muna. Half lang muna natin itong tubig. Kasi maliliit pa naman sila. Sa dalawa po sila, palagay ko hindi naman nila mauubos. Maglagay po talaga ng malinis na tubig. Ito po yung sarili kong inumin. Ginagamit ko na sa meme. Sakripisyo muna tayo konti. Kasi kailangan po talagang 100% na malinis yung tubig na gagamitin. Huwag po tayong gumamit ng tubig na hindi po malinis. At pagkatapos nito ay shake well lang natin ito bago ipadede sa kanila para po talagang madissolve po itong milk sa loob, mga ka-agri. Be sure rin na malinis itong ating ginagamit na pandede sa kanila. Ito po ay dati na natin ginagamit dito. Shake well talaga para totally dissolve po yung milk sa loob, mga ka-agri. Yun. Ayan! Uunahin po natin itong si Prince. Isusunod po natin si Princess mamaya kasi first day nila. Training pa lang ito. Hindi ko lang alam kung magugustuhan na yung milk. Pero talagang kailangan na mag-training. Sige, bebe. Sandali ha. Bebe. Ay, gusto niya. Kasi gutom talaga. At least ay makapag-supplement po ito sa kanila, mga kakambing. First day nilang mag-training mag-daddy ng foster milk sa ngayon.
eh huwag natin hintayin po na matamlay na po sila bago mag-foster milk. Hindi po makakabuti talaga sa kalagayan ng baby kambing natin. Yun po. Kaya dapat yan. Sipsipin mo yan. Marunong na kagad. Yun po, marunong na kagad. Kasi pag na-training po sila, harap hanapin po nila ito, mga kameme. Kaya hindi tayo mang problema sa kanilang paglaki. Talagang maganda yung kalusugan nila. So yan, marunong siyang sumipsip. Sipsipin mo, yan. Yan. Uy, galing ni Prince. Lakas ito kasi Dumedi eh. Mas malakas siya sa Princess Dumedi, mga kakambing. Yan po, iyak na iyak doon si Princess sa loob. Sabi, iniwanan ako ng kapatid ko ah. Ay, ang cute nila. Kasi po, kanina nagpadede yung nanay nila, hindi po sila nabusog eh. Talagang hindi po nabusog. Pinalabas ko yung nanay nila para po makagracing din sa labas. Kasi apat na araw na puro sa loob, kahit na enough yung kumpay, hindi nga niya nauubos. Pero iba po kasi, pag fresh na naman yung kainin niya at saka iba-ibang klase ng dahon. Kaya need po talaga na ma-refresh siya doon. Eh, pero yung mga anak niya, kulang sa gatas. So dapat, sarap ba? Sarap ba? Sinarapan ko yan, sinarapan ko. Sandali, sandali, sandali. Naghahanap na. Marunong na maghahanap. Sandali, sandali, sandali. So, malakas yung binibig talaga eh. 4 days old pa lang. Talagang malakas. Kaya yung nanay nila, iniiwanan na sila. Talagang dinidispatch niya pag talagang didede na wala ng gatas yung laman ng gatas niya. Nako. Malakas po siya oh. Kaya kailangan mabusog po siya ng gusto. At mamaya na naman ay si Princess. Kailangan po talaga nila. Mamaya papauwiin ko na rin yung nanay nila. Tsaka ipadidein ko na rin mga ka-agri. So yun po. Sinishare ko lang po sa inyo talaga. Needful po talaga mag-training sa kanila. Mag-foster milk. Kung kinakailangan na talaga. Dahil talagang kulang yung support ng nanay nila. At yun. Magsusupplement tayo sa nanay nila. Para madami yung gatas. Oy, hindi mo naman alam. Nabusog na ba? O, ayan, halos na 1/4. Ay, naghahanap eh. Uy, talaga na. O, ito lang. Yan lang. Naghahanap talaga. Ito yung ganda, hindi po tayo mahirapan. Kasi may mga kambing po tayo dati. Hirap po sila talaga yung ma-foster milk. Yun po ang mga experience natin dati. Sandali lang, baby. Ikaw yung susunod dito mamaya para magkakaroon ng milk yung chan nyo. Inap na muna yan ha. More than half yung inom niya. Kaya naman oh, biglang busog siya mga kakambing. Next in line, nabusog na yung kapatid mo, si Prince. So, ikaw na naman ngayon. Tingnan natin anong effect sa'yo. Sandali ah. Sipsipin mo. Ayan, sipsipin mo. Ayan. First day training. Ayan. Hindi ko masyado marunong. Ayan. Unti-unti nang alam. Sipsipin kasi milk yan. Ayan. Marunong na kaagad mga kakambing. Marunong na silang dalawa kaagad. Kaya dito, hindi tayo mahirapan mag-foster sa kanila. Hindi naman masyadong kamahalan yung kanilang gatas. Pag naubos nila siguro itong isang pack within 1 month ay at least napakalaking supplement na po sa kanila. Hindi po sila may stunted. Naghahanap yung isa. Inaamoy-amoy na eh. Alam na niya yung milk. Sandali, biha. Marami ka nang ininom ng gatas. Nagpra-practice pa lang tayo dito kay Princess. Hindi masyado marunong si Princess pa. Ayan. Face sa camera. Again. Yung mga babaeng kambing po kasi, hindi masyado yung malakas compare sa mga lalaki. Drink your milk, baby. Sip. Ayan. Sige. Naninibago eh. Pero pag nasanay po sila dito, wala tayong magiging problema sa kanila. Si Prince. Talagang nabusog siya masyado.
Ayan po. Okay, okay na yun. At least, hindi na po sila gugutumin bago dumating ulit yung nanay nila. More. Pilitin natin konti. Pero at least magkaroon ng ano. Bakit ba? Milking baby, milking. Diyan mo na? Okay, sandali. Ano lang ito natin? Happy-happy moments lang dito. Again. Yan po. Pag siya po talagang malakas, talaga dumedi. Grabe po talaga, kalakas dumedi. Grabe. Expert na po talaga sa didian. First time pa lang eh. Pero alam ko busog na ito. Kasi syempre, hindi pa man ganun kagakalaki yung ano nila. Yung tiyan nila para sa gatas. Sige, nakikita ko po oh. Expert itong isa. Kaya yan. Kaya yan. At least okay, naka-drink na sila ng milk. At least a good start po sa kanila. Na nakapag-daddy po sila ng ating foster milk. Hindi sila masyadong gugutumin. Oh. Hmm? Wow, naghahanap po. Hmm? Naghahanap pa ng more milk. Busog ka na eh. Si Princess nga ito eh. Hindi masyadong expert eh. Yan, gusto talaga ni Princess. Sana nagdididi eh. O ito, currently ay nasa 50% expert ng dumedi sa chupon. Sandali. So yun mga ka-agri, ngayong araw po yung ginawa po natin talagang ipakita sa inyo kung paano tayo mag-training dahil kailangan talagang mag-start sa pag-foster milk sa kanila. Ayaw po natin silang mabansot kasi yun kadalasan ang nangyayari. Pagkulang sa gatas yung ina ng kambing at pinapabayaan na natin, mabubuhay po, yes, mabubuhay. Pero hindi po gaganda yung paglago ng kanilang paglaki, talagang ma-stunted po sila. Yung nanay niya ay papakainin na natin ng konting ano, supplement. Bumili po tayo ng konting feeds, animal feeds para sa inahing kambing natin para po sa kanyang karusugan. Kasi hindi babalik yung katawan ng inang kambing pag talagang magiging malakas dumedi itong dalawa. Mahirapan po siya makarecover. So hanggang dito na lang, AgriTechnics TV po. Nag-share na po tayo sa inyo. Paano ba natin ito padidiin? Ayan o. Nagbawas na sila ng liquid. Dalawa pareho. Hanggang sa muli. Bye-bye.